Isa pong kandidato sa pagkapangulo ng ating bansa ang nagsinungaling. Naging bahagi po siya ng SMNI debate at nakita naman po natin kung gaano kataas ang standard ng ginawa pong debate doon po sa Okada, Manila o ng SMNI. Ngayon, may isa pong kandidato sa pagkapangulo na naging part sa debate na yon. Ang naglabas po ng information na napailing na lang ako dahil hindi po talaga totoo ang kanyang sinasabi. Dahil siguro naman makaka-relate nito ang lahat ng mga nanood ng debating yon. Napakatagad po, ilang oras po yan mga sangkay, pero mamaya isisiwalat ko po sa inyo kung ano itong kanyang sinasabi. Anyway, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para lagi po kayong ma-update. At eto na nga mga sangkay. Natawa lang ako nung nabasa ko itong ibinalita ng I Think Inquirer po. Eto po yun. Si Caliodi na nagsabi po, ito yung kanyang sinabi si Caliodi. SMNI event is clear Marcos Jr. home court with full crowd support. Okay. Sige, pagbigyan natin yan. Pero, ito po ang kanyang kasinungalingan na sinabi. Ito, Caliodi, grabe talaga yung pagtatanggol ng audience pag binabanatan mo. Grabe yung reaksyon at kapag nagsasalita si Bongbong, grabe ang pagsalubong. Well, mga sangkay, ngayon, naintriga ako sa kanyang sinabi. Tingnan ko yung laman ng balita. Siyempre, dito, basahin po natin mga sangkay. Di Guzman shared that the crowd seemingly welcomes the statements thrown by Marcos while he received boos from the audience. So binuboo daw po siya ng audience. Habang si BBM daw po, wini-welcome, kumbaga pinapalakpakan. Tapos pagdating po sa kanya, binuboo daw po siya. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo mga sangkay, sa lahat ng mga nakapanood, nangyari ba ito? May nambubu sa loob? Parang hindi ko po narinig ito. Siguro kung may magsabi, may gumawa man nun, mga siguro isa lang. Pero wala po tayong narinig na may nambubu sa loob o nang babasto sa isang kandidato sa loob na isa pong audience. Lahat naman po tayo siguro na makaka-relate nito ay nakita po natin na wala po talagang ganong bastusan sa loob. Kaya nga, marami ang nagsasabi na ito lamang po ang debate sa loob ng SMNI na wala pong bardagulan na nangyayari ang mga kapwa kandidato at away-away yung mga audience. Sabi po niya, grabe talaga yung pagtatanggol ng audience. Pag binabanatan mo, grabe yung reaksyon. At kapag nagsasalita si Bongbong, grabe ang pagsalubong. Ay, natural yun. Ito pa, kanyang sinabi. Actually, sa likod nga, yung mga kasamahan ko ay may ganung nararamdamang pressure na kapag ako magsasalita, binubu, pero pag sila ang nang bumay, reaction na parang may pressure sa ginagawa sa kanila. Alam niyo mga sangay, itong kanyang sinasabi na may nambubudo sa loob, mayroon pong kung ano-anong reaction na parang pinapahiya po siya. Wala pong ganun. Narinig naman po natin kung gaano ka suwabe lang at gaano kaganda yung pagka-organize. At bago nga po magsalita doon sa SMNI, bago mag-start ang kanilang debate, mahigpit po talaga na pinagbabawal doon ang bastusan sa audience. Kaya nga sabi ni sila Sir Mike na kapag may magsalita daw po doon ng gano'n o may mababasto sa kapwa kandidato, ay talagang kakalad ka rin palabas ng venue. So hindi ko alam kung anong sinasabi ni
de Guzman na kasinungalingan, no? May binububa sa loob? Parang wala naman. Wala kaming narinig na ganun, sir. Nagsisinungaling ka. Naku po. Bad yan, sir. Bad. Ito pa. Klaro yun. Dahil syempre, yung nag-sponsor, pangalawa, yung porsyento ng mga audience ay full force, tapos yung mga pagka-commercial ang ipapakita yung grupo ni Bongbong Marcos at saka yung slate niya. Ganun ba? Yung kanya mga party list na sinusuportahan, ito yung sinabi daw po. Yung kumbaga, kapag commercial daw po, ang pinapalabas lang daw po doon, yung mga kakampi ni Bongbong Marcos. Parang wala pa akong nakitang ganun. May mga sponsor po doon na talagang ano, yung mga lineup ni BBM. Pero, anong gusto mo, ipakita yung sa'yo eh, na, nakipag-ugnayan ba yun sa ano, SM9 na, eh, palabas mo rin yung ano ko, slate or, may slate ba to? Parang wala naman. Kaya talagang ramdam mo na yung lugar at may at mga audience na nandun ay home, ay court talaga nila Bongbong Marcos. So itong mga sangke, klaro itong pagsisinungaling, lalo na itong part na to, na sinasabi po niya na may nambubu daw po sa loob. Wala namang ganun. Sa katotohanan lang mga sangkay, ito po yung pinaka maganda na debate na nakita ko na pagka-organisa. Yung format ng debate ay wala po talagang bardagulan na nangyayari. Kasi mismo sila, nakukontrol po sila eh. Kasi wala pong mga pampersonal. Ito nga po si De Guzman. Nung nagsalita po siya, bumanat po siya kay BBM. Pero dahil nga po maganda yung format, hindi po humantong sa talagang bakbakan na. Kasi binanatan po niya dito si BBM. Kagaya daw po ng ano, yung mga pamahalaan na manunupil. Kagaya noong panahon ng martial law. Panahon ni Marcos. Gumanon pa si De Guzman. Diba? Pero hindi po siya pinatulan ni BBM. Dahil din po sa ganda ng format, nang debating ito na hindi naman kailangan magbukay-kaya ng kahit na anong issue ng mga buhay ng may buhay o issues nilang mga kandidato. Ang kailangan lang doon is kung ano ang plataforma, ano ang magagawa mo sa bansa natin just in case ikaw ay maupo. Saan mo dadalhin ang ating bansa? So wala po tayong narinig doon na nagbabanatan po yung mga supporters. Ang katotohanan nga dito mga sangkay, kahit po siya na nagsasalita, pinapalakpakan po siya ng buong crowd. Lahat po sila. Si Gonzales, si Abelia, si BBM, maging si Calliodi. De Guzman. Pinapalakpakan po siya ng crowd. Walang pinipili doon. Nakita naman po natin yun. Siguro kung maybe curious ka, panoorin mo po sa SMNI. Puntahan mo doon, panoorin mo ng buo. Kaya nga lang, sobrang haba noon. Pero mas maganda kung papanoorin mo dahil ma-educate ka talaga patungkol sa mga issues na kinakaharap po ng ating bansa. Mga issue na hindi pambuhay-buhay ng mga kandidato. Kaya itong sinasabi ni Calliodi, sir, kasinungalingan po yan, napanood po namin, wala pong bastusan na nagaganap doon sa SMNI. Sa debating yun, kahit nga ikaw, binalak mo ng bastusin si Bongbong Marcos, hindi pa rin po naganap. Ang binabalak mo, bakit? Dahil po sa ganda ng format ng debate. Hindi ka rin pinatulan ni Bongbong Marcos. Ikaw pa nga ang nilapitan ni BBM eh. So ano itong sinasabi mo? Ano to? Dahil ba mga ampaw? Dahil ba sabaw yung mga sagot mo doon kay ano, kay Professor Clarita, babanatan mo yung SMNI na parang bias? Walang bias doon. Lahat kayo binigyan ng pagkakataon na matanong at masagot nyo ng maayos.
hindi nga binukay kay doon na kung ano ka, kung anong pagkatao mo eh. Na kahit papano, maraming nakakaalam kung sino ka, sir. Hindi na po binukay kay doon. At lahat po ng mga sinasabi mo, pumapabor sa kung sino ka. Hindi ka nga pumabor sa ano eh, NTFL ka. Diba? Doon pa lang napaghahalataan ka na, sir. So ano itong sinasabi mo na pag binabanatan mo daw si Bongbong Marcos, yung reaction ng iba, binubuka ng marami. Kalokohan po yun, sir. Napanood po namin yon. Kahit nga ikaw na alam ng buong crowd, buong Pilipinas, kung sino ka, nerespeto ka sa loob ng venue ng SMNI sa debating yon. Binigyan ka na nga ng pagkakataon na magkaroon ng stage para maipahayag ang iyong plataforma, ang iyong saloobin, ikaw pa yung may ganang magsinungaling sa SMNI instead na magpasalamat ka. Pambihira ka talaga, sir. Masyado kang ano, masyado ka ng halata, boss. Huwag ganon, ha? Bad yon. So, ayun, mga sangkay, sinungaling talaga tong taong to eh. Pare-parehas po talaga silang mga ano, mga dilaw din po yan, dilaw. Kasi anti-Marcos, pag anti-Marcos, dilaw po yan. Alam naman po natin yon. So, ayun. Sir, next time ha, kung magsisinungaling ka, galing-galingan mo. Ayun mga sangkay, maraming salamat po sa inyong panonood. Please like, comment, share, and subscribe. At lagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless po.